magal-magal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, a 24 sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita! Mga agri group umapila sa Korte Suprema kaugnay ng bawas taripa sa bigas. Pasada Balita! Bambantarlac Mayor Guo pinatalsik na sa Nationalist People's Coalition. Pasada Balita! Dating Congressman Teves, laya na mula sa house arrest sa Timor-Leste. Pasada Balita! Balita sa ibayong dagat, 30 katao patay sa matinding pag-ulan sa Central America. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalan, interest rates posibleng di gumalaw ayon sa isang economist. Pasada Balita! At sa balitang pampalakasan, Jeff Cheng bibitiw na sa Philippine National Women's Football Team. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita! Sa latest ng Filipino Mirror, maghahain ang mga agriculture group ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay sa pag-i-issue na Executive Order Number 62. Nabatid na binago ng EO ang import duty rates para sa iba't ibang produkto tulad ng bigas mula 2024 hanggang 2028. Ayon kay Attorney Virgie Suarez, legal counsel ng grupong Sinag, ihihirit nila ang TRO dahil sa pagkabigo ng Tariff Commission na sumunod sa legal processes at sa constitutionality nito kung saan ang tariff cut ay magkakaroon ng negatibong epekto sa mga local producer at ang makikinabang lamang ay ang mga rice exporter. Una nang sinabi ni Sinag Executive Director Jason Caingleta, ang nasabing kautusan ay malinaw na kabaligtaran ng adhikain ng pamahalaan para sa tinatawag na food self-sufficiency at direktang makaapekto sa mga magsasaka ng palay, mais at mga nag-aalaga ng hayop tulad na lamang ng manok. Pasada Balita! Nanindigan naman ang Department of Agriculture na ang inilabas sa Executive Order 62 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay makatutulong sa mamamayang Pilipino. Ito'y sa kabila ng pagtutol ng mga magsasaka at iba pang sektor sa agrikultura dahil ang mga exporter o importer ibinaba sa 15% ang taripa sa imported rice, nananatili pa rin prioridad ng pamahalaan ng lokal na produksyon ng mga agricultural product. Bukod dito, paliwanag ni Asec de Mesa na magtutuloy-tuloy pa rin ang pamahagi ng tulong sa mga lokal na magsasaka.
Ito namang EO62 para ito sa kapakanan ng general public dahil mataas pa nga yung presyo ng bigas sa international na pamilihan. More than $500 up to $600 per metric tons pa rin ang halaga. Priority pa rin ang ating Pangulo at ng ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr. Ang lokal na produksyon at ang mga ayuda ay patuloy natin na ibinapamahagi, pati mga intervention sa ating mga magsasaka ng palay. Katunayan ito, mahigit sa kalahati ng budget ng kagawaran, bukod pa yung RCEP na galing sa rice tarification law, ay patungo rin sa kapakanan at kabutihan ng ating mga magsasaka ng palay. Sa National Rice Program lamang, more than 30 billion yan. Yung ating RCEP ay ang collection na last year ay 30 billion din. So napakalaki ng pondo na inilalaan para sa ating mga magsasaka. Yan po ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa sa panayam ng DWIZ. Pasada! Balita! Posibleng maramdaman na sa Agosto ang mas mababang presyo o murang halaga ng imported rice na darating sa bansa. Ito naman ang inihayag ni Agriculture Secretary o Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa matapos aprubahan na ang Executive Order No. 62 bunsod ng mahal na presyo ng bigas sa international market. Ayon kay ASEC De Mesa, inaasahang mararamdaman na ng publiko ang abot-kayang presyo ng bigas dahil sa 15% bawas singil sa taripa ng imported rice at iba pang mga produkto. Sinabi pa ni ASEC De Mesa na magiging epektibo ang EO sa Hulyo 6 kung saan batay sa pagtataya ng Philippine Statistics Authority, mababawasan na ng 6 hanggang 7 piso ang presyuhan ng imported rice sa merkado. Nililaw pa ni ASEC De Mesa na isa sa ilalim pa rin sa pagsusuri ang itatapyas sa taripa sa mga imported rice sa kada 4 na buwan upang makita kung epektibo ang implementasyon tungo sa mas murang bigas na mabibili sa mga merkado. Pasada! Balita! Nilinaw naman ng Department of Agriculture na magandang klase pa rin ang 29 kada kilo ng bigas na ibebenta sa mga kadiwa center. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa na ang ibebentang lumang bigas ay daraan muna sa mga pagsusuri sa laboratorio bago ilabas ng NFA. Binigyan din ni ASEC De Mesa na ang lumang bigas na ibebenta sa kadiwa centers ay hindi makakasagabal sa regular na pamamahagi ng DSWD. Magandang klase itong aging stocks. Mm-hmm. Ang definition kasi ng aging stock ay 3 months pataas, ka-properly stored naman ito sa mga warehouses ng NFA nationwide. Mm-hmm. At sa palay naman ay 6 months pataas para gilingin. So, tinetest ito both sa laboratory at saka sensory bago i-release ng NFA. Nilinaw naman ni ASEC De Mesa na tanging ang mga miyembro ng vulnerable sectors lamang ang makikinabang sa programang Bigas 29 dahil kailangan munang ipakita ng mga ito ang kanilang ID bilang patunay na kabilang sila sa mga piling benepisyaryo sa bansa. Batay sa pagtaya ng kagawaran, aabot sa mahigit 6.9 million families o katumbas ang 34 million individuals ang magiging benepisyaryo ng nasabing programa. Idadaan natin ito sa ating mga kadiwa centers at makikipagtulungan din tayo sa mga lokal na pamahalaan para may mga ID naman papagkakilanlan itong ating mga miyembro ng vulnerable sectors at yun ang magiging basihan ng ating kadiwa at ng LGUs natin para makapamili. So ano to, bibili nila at 29 pesos. Yan po ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa sa panayam ng DWIZ. Pasada! Balita! Tiniyak ng Agriculture Department na kontrolado na ang sakit sa mga kambing na Q fever sa bansa. Ayon kay Agriculture ASEC at Spokesman Arnel De Mesa, na-depopulate na ang 74 na kambing na dinala sa Marinduque. Kasabay nito, nagsagawa na rin ng contact tracing sa mga tao na nakalapit o naghalaga sa mga o nag-alaga sa mga imported na kambing. Kumikilos na rin ang Department of Health para suriin ang mga taong nakalapit o nakahawak sa mga kambing dahil ang F fever o ang Q fever ay zoonotic disease na maaaring makahawa sa mga tao.
Kabilang sa sintomas sa tao ang na mayroong Q fever ay nilalaglat na masakit ang katawan. Maaring magkaroon ng ubo, subalit ito'y nagagamot naman sa pamamagitan ng mga antibiotika. Pasada Balita! Patuloy na pinaghahandaan ng DA ang inaasahang pagtama ng La Niña phenomenon sa bansa. Ayon kay Agriculture ASEC, Arnel De Mesa, kabilang sa mga intervention ng pamahalaan, ang water management at pamamahagi ng flood tolerant na mga binhi ng palay. Tiniyak din ni ASEC De Mesa na makikipag-ugnayan ang DA sa National Irrigation Administration upang alamin kung ang lahat ng irrigation system ay gumagana at nasa maayos na kondisyon. Bukod pa rito, sinabi rin ng DA ASEC na patuloy ang paggawa ng kagawaran ng mga water impounding projects upang magsilbing imbakan ng tubig ulan. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, tuluyan ang pinatalsik bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito naman ang kinumpirma mismo ni dating Senate President at NPC Chairman Vicente Soto III sa isang liham kay Tarlac Governor Susan Yap. Nabatid ang desisyon ng liderato ng partido hinggil sa pagkakasibak sa kontrobersyal na alkalde bilang NPC member ay mula sa petisyon ni Governor Yap noong 17 ng Hunyo. Binigyan din ang dating Senate President na sanaturang liham na hindi pinaiintulutan ng NPC ang sinumang miyembro nito na masangkot sa anomalya na makasisira sa prinsipyo ng partido. Pasada Balita! Kumpiyansa naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na sapat ang kanilang inihayang ebidensya upang ma-issuehan ng warrant of arrest si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay PAOK spokesman Dr. Winston Jan Casio, umaaso ang pamahalaan na tuluyan ang ma-i-issue ang warrant of arrest sa kontrobersyal na alkalde upang makita ng sambayanan na mananagot sa batas ang anyay enabler at sangkot sa scam. Naniniwala si spokesman Casio ng pagsasampa ng kaso kay suspended Mayor Guo ay nagdulot ng chilling effect sa iba pang POGO operator. Hindi anya mangingiwi ang komisyon o ang PAOK laban sa mga illegal POGO operator, lalo na't malinaw ang direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga ito. Pasada Balita! Bumaramp sa pandinig o pagdinig ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga si Stephanie Mascareñas, ang nagsilbing presidente ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated at Whirlwind Corporation mula June hanggang December 2019. Sa Articles of Incorporation, nadiskubring may 9 million capital stocks sa Lucky South 99 si Mascareñas na agad naman itong pinabulaanan. Ayon kay Mascareñas, hindi totoong nagbigay siya ng 9 na milyong piso sa kumpanya dahil pinakamalaki na anya ang 50,000 piso. Ibinunyag din ni Mascareñas na ang kanyang dating Chinese boyfriend ang nagpakilala sa kanya sa may-ari ng kumpanya kaya siya nakapasok sa Lucky South 99. Nililaw na ni Mascareñas sa kanyang 6 na buwang pananatili sa POGO Hub. Nasa opisina lamang siya at legal ang kanyang mga ginagawa. Pasada Balita! Kinwestiyon ng legal counsel ng Lucky South 99 na illegal ang ginawang pag-aresto ng mga otoridad sa mga taon ng POGO Hub noong June 5, 2024. Ayon kay Attorney Jovito Barte, abogado ng nabanggit na POGO Hub, binarikadahan ng mga otoridad ng hub at hinuli ang ilang mga taon ng POGO ng walang warrant of arrest. Giit pa ng abogado, nagkaroon ng diskriminasyon noong salakayin ng compound dahil mga foreigner ang hinuli ng mga otoridad. Nabatid na binawi ang warrant na naunang inisyo ni Judge Maria Belinda Rama ng Malolos RTC Branch dahil
may kakulangan. Pero may mga inaresto po sila habang sila nandun, yung mga taong nasa labas. Ito po ang sinasabi niya, warrantless arrest. Ang problema na po dun sa warrantless arrest, alam naman po natin na pag ang isang law enforcement agency mag-arrest ng tao, under the rules, dapat ito ay magko-commit ng crime, nag-commit ng crime, or katatapos sa mag-commit ng crime. Pero none of these things happen. So inaresto lang po sila dahil sila ay foreigners. Ibig sabihin, nagkaroon na ng diskriminasyon doon sa mga tao nandun. Yan pong bahagi ng pahayag ni Attorney Jovito Barte. Pasada! Balita! Nilinaw ng legal counsel ng Lucky South 99 Corporation na hindi nag-ooperate ang nasabing Pogo Hub doon silalaki ito ng mga otoridad kamakailan. Ayon kay Attorney Jovito Barte, tumalima ang Lucky South 99 sa direktiba ng PAGCOR noong kansilahin ito ang lisensya ng nasabing Pogo Hub noong Mayo 22. Nanindigan si Attorney Barte na legal ang operasyon ng Lucky South 99 at nakarehistro rin ito sa Securities and Exchange Commission, maging sa mga permit at lisensya, kompleto rin ito. Gitpa ng abogado ng Lucky South 99, ang mga naabutang tauhan sa Pogo Hub ay inaasikaso na lamang ang pagsasara ng nasabing kumpanya. During the cancellation, kahit na po mabigat sa loob ng Lucky South na ihinto ang kanilang operasyon, sila po ay tumugon sa direktiba ng PAGCOR para ihinto ang kanilang operasyon. Kaya since that time po, up to the time of the search implementation of the search warrant, they were already in the process of winding up their affairs. Kaya po nung pumunta po yung joint force ng forces ng PAOK and PNP under search warrant, wala na pong tao doon. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Attorney Jovito Barte. Pasada! Balita! Naniniwala naman si Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na nagiging national security threat na ang mga Pogo sa bansa. Sa panayam ng DWIC, binigyan din ni Senator De La Rosa na hindi maaaring sisihin ang pamahalaan kung bakit pinayagan ang mga Pogo sa bansa. Una na rin sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na dapat nang paalisin sa bansa ang mga Pogo dahil banta ito sa pambansang seguridad. Initially, we cannot blame government for looking out for source of revenues, di ba? Pero dumating tayo sa puntong ito ngayon wherein nakikita na natin na these Pogo operations are posing a threat to our national security, then hindi natin nakita nung una ang magiging implications nito sa atin. Lalo-lalo na sa kung i-connect mo ito sa issue ng West Philippine Sea. Kailangan talaga natin re-evaluate and act on data immediately. Bukas naman si Senator De La Rosa sa panukalang ipagbawal na ang mga Pogo sa bansa. Pero sa nakikita natin ngayon, ako okay na ako. Kung right away, ibaba ng gobyerno yan. Lalo-lalo na sa mga pangyayari ngayon. Na parang nagkakaroon natin ng threat ng national security na dulot itong mga operations ng Pogo, no? So, ako okay na ako. Outright, kung gusto ng gobyerno, i-ban na yan. Yan po ang tinig ni Senator Ronald De La Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa panayam ng DWIZ. Pasada! Balita! Ibinabala naman ng Philippine National Police na napapatawan ng disiplinaryo action ang mga pulis na mapapatunayang protektor ng illegal na Pogo operation. Ayon mismo kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, hindi dapat nasasangkot ang mga pulis sa anumang illegal na aktibidad sa bansa. Mas pinagtingpaan niya ng PNP ang monitoring at kampanya laban sa illegal Pogos kasabay ng matagumpay na operasyon sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Pasada! Balita! Sa
Samantala, Philippine Army Chief nakipagpulong sa Army Logistics Chief ng Spain. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nakipagpulong si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido kay Spanish Army Logistics Support Command Chief Lieutenant General Fernando Garcia de las Hias. Isinagawa ang bilateral meeting ng dalawa kasabay ng ginanap na Euro Satori 2024 sa Paris, France. Natalakay ng parehong heneral ang development ng cooperative activities ng Philippine Army at Spanish Army ukol sa defense and security. Pinuri naman ni Lieutenant General Galido ang global defense industries ng Espanya na malaking tulong upang bigyang suporta ang self-reliant defense program ng Pilipinas. Taunang isinasagawa ang Euro Satori event na isang land and air land defense and security exhibition na inorganisa ng Land Defense and Security Industry Association ng Pransya. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Impilang Maitodo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, kinumpirma ng Department of Justice na nakalaya na si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa pagkaka-house arrest sa Timor-Leste. Ayon kay Justice Spokesman Assistant Secretary Mico Clavano, nakatanggap ang kanilang opisina ng notice hinggil sa pagpapalaya sa dating kongresista mula sa Central Authority ng Timor-Leste. Alinsunod din anya sa batas ng nasabing bansa, ang isang pugante ay maaari lamang makulong sa loob ng 90 araw. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOJ na patuloy na sinusubaybayan ng mga otoridad si Teves upang hindi makatakas ng bansa at manatili lamang sa Dili, Timor-Leste. Pasada balita! Tiniyak naman ng pamahalaan ng Timor-Leste na secured ang mga border nito laban sa anumang pagtatangkang pagtakas ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito'y makaraang magdesisyon ng hukuman ng nasabing bansa na ipawalang bisa ang preventive suspension order ni Teves noong 21 ng Hunyo dahil sa ilang depekto sa extradition request ng pamahalaang Pilipinas. Binigyan din ni Justice Assistant Secretary Jose Dominic Clavano IV na mismong ang Timor-Leste government ang nagsabi na hindi nila hahayaang makaalis ng bansa ang sinibak na kongresista. Git pa ni Asek Clavano na malinaw na ang pakay ng kampo ng pinatalsik ng mambabatas ay ang makaalis ng Timor-Leste at muling makasama ang kanyang pamilya sa ibang bansa. Dahil dito ay nalertoan niya ng Timor-Leste government ang lahat ng border nito na isang flight risk ang dating kongresista. Pasada balita! Oras! 24 at kalahating minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Sa iba pang tampok na balita sa Pasada Balita, handa si Senator Ronald De La Rosa na imbestigahan ang sinasabing overkill sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay KOJC founder Pastor Apollo Quibuloy. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Senator De La Rosa na bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, trabaho nilang imbestigahan kung nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao sa nasabing operasyon. Una nang iginiit ni Interior Secretary Ben Harold Avalos Jr. na walang overkill sa pag-re-raid sa compound ng nasabing religious leader. I will act on that resolution once it is referred to my committee. Mm-hmm. Trabaho natin yan sila. Hindi natin pwedeng hindi aksyonan yan. So, mag-imbestiga tayo. So, right now, it is too early for me to comment na mayroong paglabag, mayroong sumusobra dahil nga hindi pa tayo nakapag-conduct na investigation.
Ayon pa sa senador, hindi niya pa nakakausap si Pastor Kibuloy at hindi rin niya masabi kung nasa Pilipinas pa rin ito. Mahirap na, hindi na makontak. Nagkukontak ako doon sa kanyang mga lieutenants na gusto ko sanang may paabot na mensahe sa kanya. But medyo hirap na, hindi na rin doon lang nakukontak. Wala na doon sila kontak. Yan po ang tinig ni Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa panayam ng DWIZ. Pasada! Balita! Nilinaw mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat nananatiling nakatoon sa kapayapaan ng Pilipinas, hindi ibig sabihin ito na tinatanggap ng bansa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng Pangulo nang makaharap niya ang mga tropang nakipagsagupaan sa China Coast Guard sa kanilang rotation and resupply mission sa Yungin Shoal noong June 17 kung saan isang sundalo ang naputulan ng daliri. Sa kanyang talumpati, muling iginiit ng presidente na hindi gagamit ng karahasan ng bansa sa pagtatanggol sa kanyang teritoryo. Gayunman, sinabi ng Pangulo na hindi ito nangangahulugan na isinusuko na ng Pilipinas ang karapatan nito. Ayon pa sa Commander-in-Chief, iniiwasan lamang ng Pilipinas ang lumalang tensyon dahil ayaw nitong masaktan at mapahamak ang sinumang Pilipino. Pasada! Balita! Napabilang ang Pilipinas sa nangungunang 17 destinasyon ng U.S. Civil Aerospace and Defense Exports sa rehiyon ng Asia-Pacific mula April 2023 hanggang March 2024 sa gitna ng mas malapit na ugnayan sa pagitan ng Maynila at Washington at ng joint military exercises sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa Department of Commerce, Industry and Analysis Aerospace Office ng U.S. Commercial Service, sa loob ng isang taong period, umabot na sa halos $350 million ang kabuong aircraft and defense exports sa Pilipinas. Dapat din na nakapagbenta ang U.S. firms ng mahigit $208 million na halaga ng civil aircraft, engineer at mga pyesa. Pasada! Balita! Missile kahapon. Labat din na tinamaan ng tatlong missile ang portside gateway o gangway area ng barko habang napuruhan naman ng dalawa pang pampasabog ang bridge wing nito dahilan upang tuluyan ang hindi magamit ng mga crew ang cabin ng sasakyang pandagat. Magugulit ng kamakailan lamang ng bombahin ng rebelding Houthi ang MV Chutor sa Red Sea kung saan 21 tripulanting Pilipino ang nakaligtas habang isa naman ang namatay. Pasada! Balita! Tiniyak ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac na ligtas ang mga Pilipinong seaman na sakay ng bulk vessel na MV Transworld Navigator na inatake ng rebelding Houthi. Ayon kay Secretary Cacdac, nakausap na rin ang mga Pilipinong tripulante ang kanilang mga pamilya. Patuloy namang minomonitor ng DMW ang sitwasyon at nakikipag-ugnay na rin ang kagawaran sa mga pamilya ng biktima at sa mismong may-ari ng barko. Naganap ang panibagong pag-atake ng Houthi rebels kasunod ng pagsalakay ng grupo sa MV Chutor na may sakay na 22 mga Pilipinong seafarer. Pasada! Balita! Layo kasi.
Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula naman sa labas ng himpilan. Pomelec, pinayagan na ng National Privacy Commission na magpaskil ng mga pangalan at lalawan ng mga botante sa labas ng polling precinct para sa May 2025 midterm elections. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Pinayagan ng Commissioner ng Elections o COMELEC na magpaskil ng mga pangalan at larawan ng mga botante sa labas ng polling precinct sa May 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pumabor ang National Privacy Commission o NPC sa kanilang hiling sa paglalabas ng mga pangalan na may larawan sa posted computerized voters list. Nabatid na unang tinanong ni Garcia sa NPC kung ang hakbang na kanilang gagawin ay lalabag sa batas kung saan nakakuha naman ng suporta ang COMELEC senatorang plano. Giit ni Garcia na layunin ng pagpapaskil ng mga larawan at pangalan ng mga botante sa mga polling precinct ay para makatulong upang malaman agad kung saan buboto ang isang botante. Paraan na rin daw ito para mas mapabilis ang pagboto at hindi mahihirapan pa sa paghahanap ng mga polling precincts ang bawat botante. Ito si Patrol number 5. Ayayupan ko para siyempre limitado ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, tumilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa latest naman ng Filipino Mirror, aprobado na sa Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng mahigit 14 billion pesos para sa pensyon ng military retirees para sa July hanggang September 2024. Ito'y matapos aprubahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang hiling ng DND at AFP para sa pagpapalabas ng nasabing pondo. Ayon kay Secretary Pangandaman, nagpapakita ang pag-aburba sa dedikasyon ng pamahalaan na kilalanin ang serbisyo at sakripisyo ng mga sindalong Pilipino. Magbibigay ang pondo ng benepisyo sa halos 140,000 pensioners, kabilang ang mga requirements para sa patuloy, paglipat at pagpabalik ng pensyon ng military pensioners o military retirees at ng kanilang mga legal na beneficiary. Kukunin naman ang pondo sa Pension and Gratuity Fund sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Pasada balita! Samantala, pumalo na sa 509 billion pesos ang nakuhang tourism investment ng Pilipinas noong 2023. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang halagang ito ay mas mataas ng 34% kumpara sa mga investment na nakuha noong 2022. Umaasa naman ang kagawaran na patuloy na paglago ng turismo sa bansa na hindi lang makatutulong sa ekonomiya kundi nagbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Pasada balita! Aminado naman si Vice President Sara Duterte na nalulungkot siya sa kanyang pagbibitaw sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay VP Sara, minahal na niya ang trabaho sa DepEd, kabilang ang pakikisalamuha sa mga guro at mag-aaral. Yit pa ng pangalawang pangulo, hindi na niya inintindi ang naging reaksyon ng publiko dahil alam niyang makabubuti sa DepEd ang kanyang naging desisyon. Binigyan din pa ng Vice Presidente ng patuloy pa rin ang kanyang trabaho bilang Education Secretary hanggat walang itinatalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang kapalit. Pasada balita! Nakatutok ngayon si Vice President Sara Duterte sa 10 proyekto ng Office of the Vice President. Ito ang binigyang diin ni VP Sara sa kanyang unang harap sa publiko matapos niyang magbitiw bilang Education Secretary. Ayon sa Vice Presidente, wala siyang balak bumaba sa pwesto bilang pangalawang pangulo ng bansa.
Nilinaw din ni VP Sara na maayos ang kanilang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung ipinasa niya ng personal ang kanyang resignation letter. Giit pa ng pangalawang pangulo, nananatili silang magkaibigan ni President Marcos. Pasada Balita! Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSOI? Kawang gawa. Sa bawat tiket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita! At ito po ang dapat nyong malaman. Mga paraan ng pag-claim ng panalo sa loto at iloto, alamin sa special report na ito. Kung ikaw ay isa sa mga mapalad na nanalo sa loto, kaagad pirmahan ang inyong winning ticket at ingatan ito. Maaari ninyong maklaim ang inyong jackpot prize sa main office ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Mandaluyong City at magdala ng valid IDs na may pirma. Pakinggan natin si Frederick Imson, Market Specialist 4 ng Product Development and Marketing Sector ng ahensya. Maganda, may signature nyo yung likod ng winning lotto ticket po ninyo para pag dinala nyo yung ticket na yan, kailangan na yung physical ticket, dinala nyo sa any branch, outlet, pag binalitate ito, eh wala nang ibang makakapag-claim yan. At sinabi na na winning ticket po yan, walang ibang makakavalidate kundi kayo na kung saan yung ipirma nga sa likod. Tapos kailangan yung pirma na yan, nandun din sa ID na ipipresent ninyo. We need, we're asking for 2 government-issued IDs. So. At ang payo naman ni Mr. Imson, kung sakaling mabasa ang inyong winning ticket, huwag itong plantsahin o applyan ng mainit upang hindi masira at mabasa pa rin ng kanilang validating machine. Sabihin na natin nabasa. So, po, kailangan air dry sa electric fan. Ganun lang ho. Never apply heat. Kasi thermal paper po yung mga tickets, di po ba? So, pag pinlansya niya yan, so, sunog yan. At kung ikaw naman ay pinalad sa iloto, ang payment dito ho is through GCash. Okay. Oh, take it in. Okay. E-wallet. Pero yung prizes up to 300,000 lang pwede sa GCash. But more than that, sa mga Palawan branches, pwede i-redeem. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baiño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, oras sa udyat. 4:15 na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita! Ay, iba pang tampok na balita, inihahanda na ng NBI ang sampina para kay Art Samaniego, isang kilalang IT expert at technology editor ng isang news company. Ayon kay Attorney Sian Michael Dangilan, deputy spokesman ng NBI, batay ang sampina sa extrajudicial confession na ginawa ng isang naarestong IT officer kung saan iginit ng suspect na inutusan lamang siya ni Samaniego. Pagni nito, hinihikayat ng NBI si Samaniego na personal na pumunta sa kanilang tanggapan upang makita ng mga otoridad na siya mismo ang sumasagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Samantala, una nang itinanggi ng technology editor ang mga paratang laban sa kanya at binigyang diin na kaisa siya ng pamahalaan sa pagsugbo sa tinatawag na cyber attack. Pasada Balita! Nanawagan naman ang Catholic group na Couples for Christ sa pamahalaan na huwag ipasa ang absolute divorce bill at handa silang magsimula ng People's Initiative upang mapigilan ang pagsasabatas sa nasabing panukala. Giit ni CFC Spiritual Advisor Father Noel Jason, pinapayagan ng Simbahang Katoliko ang legal separation, ngunit hindi nito pinahintulutan na muling magpakasal ang dalawang individual o ang dating mag-asawa. Paliwanag ni Father Jason, maaaring umalis ang mga babaeng naaabuso sa ilalim ng legal separation, ngunit hindi nito mapapawalang bisa ang kasal.
Inirekomenda naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na magbigay ng suporta ang pamahalaan sa mga babaeng biktima ng domestic abuse at violence at maamyendahan ang Family Code of the Philippines. Lumabas sa survey ng SWS sa kalahati ng mga Pilipino sa buong bansa ang sumusuporta sa legalisasyon ng mga diborsyo para sa mga mag-asawang hindi na magkasundo. Pasada! Balita! Ang tanong ko lamang dito ha, sa CBCP, batid naman po natin na hindi lamang po ang mga kababaihan ang nakakaranas ng domestic abuse at violence. Meron din pong mga lalaking nakakaranas ng physical abuse. At dahil lamang po sa kanilang ego at pride, eh hindi lamang po sila lumalabas at hindi sila nagre-reklamo. Hindi po lahat ha. At kung matatandaan niyo po, biruan na lamang naming mga kalalakihan na pag po kami ay naka long sleeves at naka close neck, ibig sabihin po noon eh punong-puno ng pasa at sugat ang aming katawan mula sa aming mga nananakit na may bahay. Biruan lamang po 'yun, pero ang katotohanan ha, hindi lamang po mga kababaihan ang nakakaranas ng domestic abuse at violence sa loob ng isang kasal. Pasada! Balita! Oras na para sa sports update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Malungkot na balita para sa Philippine football. Si Jeff Cheng ay bibitaw na sa kanyang posisyon bilang team manager ng Philippine National Women's Football Team dahil sa mga problema niya sa mga pinuno ng Philippine Football Federation. Ito ang statement ni Cheng. Last Thursday, I informed PFF Director of National Teams that I am stepping away from my role as team manager of the women's team. For several months, we tried our best to make things work under new and very different circumstances. Unfortunately, the situation is not workable. Our priorities and goals do not align, and the PNWFT organization that we worked hard to develop in the past years is incompatible with current methods, ang sabi niya. Ngayon wala na si Cheng, hindi siguradong direksyon ng women's team. Ang kanilang coach ay si Coach Mark Torcaso, pero walang nakalaan na torneo ang kuponan sa taong ito. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada! Balita! Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, inaasahang pananatilihin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key interest rate ng sa kasalukuyang antas nito upang pag-aanin ang posibleng inflationary pressure at upang suportahan ang piso laban sa dolyar. Sinabi ni Sunny Liu, lead economist ng Oxford Economics, na posibleng panatilihin ng BSP ang target na reverse repurchase rate sa 17-year high na 6.5% sa pagpupulo nito sa June 27. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 30 katao sa matinding pag-ulan sa Guatemala, Honduras at El Salvador. Ayon sa Director o kay Director of Civil Protection Luis Alonso Amaya, 19 ang naitalang patay habang mahigit 2,000 ang lumikas sa El Salvador dahil sa bagyo. Kabilang sa mga namatay ang 2 kabataan matapos matabunan ng landslide ang kanilang tahanan. Pasada! Balita! Habol ko lamang ito ha. Hindi ito actually ang original na good news, pero habol ko lamang ha. Dahil napabilang po ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinaka magagandang babae. Batay sa 20 countries with the most beautiful women in Asia report ng financial website na Insider Monkey, nasa 4th na pwesto ang Pilipinas na nakakuha ng 0.0 o 0.85 na score. Pasada! Balita! Iba talaga ang mga Pilipina. Samantala habang tungkol sa Pilipina, eto, happy happy birthday kay Ma'am Sally Ortega Bueno, Patrol 19, DWIZ at anchor ng ating himpilan. Ganun din kay Rod Luna,
technician po ng DWIZ. Happy birthday! At sumayin nyo ang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaktakan at kabalitaan, Johnny Banyes. Antabayanan po ang palatuntunang karambola. Oras sa hudyat, pasensya na. Isang minuto na. Baka di pasang alas 8 ng AM. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi, may strike ba o wala, at mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ, pasada, pasada balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.